Hello, kids! Welcome to my kindergarten class. Kumusta kayo? Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako, si Teacher Malen, ang inyong magiging guro sa araw na ito. Ngunit, bago natin simulan ang ating aralin, ay mayroon lamang mga paalala si Teacher na dapat inyong tandaan. Una, makinig at manood ng mabuti. Pangalawa, iwasang gumawa ng mga bagay na hindi kailangan. At pangatlo, kung mayroong hindi maintindihan, ay maaari itong itanong sa mga nakatatanda nating kasama sa loob ng tahanan. Naintindihan ba, kids? Magaling! O kids, excited na ba kayong pumasok sa paaralan? Ako din! Excited na akong makita at makasama kayo. Ngunit, hindi pa maaaring pumasok sa paaralan ngayon dahil may banta pa ng virus sa ating paligid. Kaya kids, dyan lang muna kayo sa inyong mga bahay ha. Huwag kayong mag-alala kids. Kahit wala tayo ngayon sa paaralan, ay ituturo ni teacher sa inyo kung ano-ano nga ba ang ginagawa ng isang kindergarten sa loob ng silid-aralan kapag may pasok na. May sinusunod tayong schedule sa kindergarten. Ang una ay ang arrival time. Ito ay ang oras ng iyong pagdating sa paaralan. Pangalawa ay ang meeting time 1. Ito ay ang panimulang gawain na pinangungunahan ng guro. Halimbawa nito ay ang pagdarasal, pag-awit at pagsayaw. Ang pangatlo ay ang work period 1. Ito ay ang pagsasagawa ng mga gawain na inutos ng guro. Maaaring ito ay kapareho, grupo o mag-isa lang. Ang pang-apat ay ang meeting time 2. Ito ay maaaring talakayan o pagpapakita ng natapos na gawain. Ang panglima ay ang supervised recess. Ito ang oras ng pagmimeryenda. Dito ay naghuhugas at nagdarasal bago kumain. Ang pang-anim ay ang quiet time. Ito ay oras na pwede kang magpahinga o di kaya'y sumali sa mga gawain na nakakalibang. Ang pangpito ay ang story time. Ito ang oras na nagbabasa ang teacher ng kwento o tula. Ang pangwalo ay ang work period 2. Ito ay karaniwang gawain na may kinalaman sa pagbilang o matematika. Ang pangsiyam ay ang indoor o outdoor activity. Ito ang oras na pwedeng maglaro sa loob at labas ng silid-aralan. At ang panghuli, ang pangsampo, ay ang meeting time 3. Ito ang oras kung saan nagliligpit at nagbibigay ng tagubili ng guro bago umuwi. Ang schedule na iyan ay tinatawag din nating blocks of time. Ito ang ginagamit ng kindergarten pagpasok sa paaralan. Ngayon ay nalaman na ninyo ang schedule na gagawin natin sa oras na magkaroon na ng pasok. Excited na ba kayo? Ako rin! Ngayon ay atin niyang subukin kung naintindihan ninyo talaga ang ating pinag-aralan. Magpapakita si teacher ng mga larawan na nasa schedule na ating pinag-aralan. Ang gagawin lamang ninyo ay sasabihin ninyo kung ano ang ginagawa sa bawat larawan. Naintindihan niyo ba, kids? Magaling! Atin nang simulan. Ano kaya ang ginagawa sa oras na ito? Tama! Ito ang oras ng pagpasok ninyo sa paaralan. Ano naman kaya ang ginagawa sa oras na ito? Tama! Ito ay ang oras ng pagmimeryenda. Ito rin ang oras ng paghuhugas ng kamay at pagdarasal bago kumain. Ano naman kaya ang ginagawa sa oras na ito? Tama! Ito ay ang oras kung saan pwede kang magpahinga.
pwede ka rin makisali sa mga gawain na nakakalibang. Ano naman kaya ang ginagawa sa oras na ito? Tama! Ito ay ang oras kung saan nagbabasa si teacher ng mga kwento at tula. At ang panghuli, ano naman kaya ang ginagawa sa oras na ito? Tama! Sa oras na ito ay nagliligpit ang mga bata at nagbibigay ng tagubilin ang guro bago umuwi. Good job, kids! Napakahuhusay ninyo! Palakpakan nga ninyo ang inyong mga sarili! Tandaan! Mayroon tayong oras na sinusunod sa ating silid-aralan upang matutunan natin lahat ng bagay na kailangan nating gawin. At dyan nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Nawa ay nag-enjoy at natuto kayo. Hanggang sa susunod na aralin, paalam!